Hello mga ka-Titan! So, we're back. We are from Titan Max Consumer Goods Wholesaling. At yan po ang aming legit, legal na DTI registration name, business name, ang Titan Max Consumer Goods Wholesaling. So, welcome back again mga ka-Titan Max dito sa aking YouTube channel. So, nandito tayo ngayon guys para ma-educate kayo at i-warning at i-alarm na din po ang lahat ng umiinom ng Licio coffee na ito. Ito, yan. Yung Licio coffee na yan na nakikita ninyo sa harapan ninyo. I-a-alarm ako kayo guys. Kasi meron pong FDA warning ang isa sa mga Licio coffee na ito na makikita ninyo dito sa harapan ko. Okay? Kaya ako po ginagawa ang video na ito ay dahil una sa lahat, meron po kami FDA. Okay? Meron po kaming FDA, ang aming Licio coffee. Ito yon yung Dark Can. Meron po kaming FDA sa Hong Kong. At yung mismong manufacturer po ang nagsisend sa amin nito, nag-export nito sa amin, papunta dito sa Pilipinas. Ini-import namin ito from Hong Kong. Hindi na po sa amin bago ang pag-i-import sa Hong Kong. Bakit? Unang-una guys, meron akong ibang product na galing din pong Hong Kong. Para sa kaalaman ng lahat, pakuha nga nung Maxman. Yung Maxman tablet namin, legit po yun, original yun guys. Galing po yun ng Hong Kong. Kaya, ayun banda doon. Galing po yun ng Hong Kong. Kaya ako naman ginagawa tong video na to guys, kasi para i-alerto ang lahat na merong harmful content at hindi galing Hong Kong. Yung pinagmamalaki na lang original at light can na Licio coffee. Hindi po yan galing Hong Kong, guys. Natonton ko na po kung saan po ang pinanggagalingan yan. At later on, sasabihin ko sa inyo kung saan galing yan. At hindi yan galing Baiyan. Hindi po. Unang-una, ang website niya ay hindi po Baiyan Licio. Hindi po www.baiyanlicio.com. Iba po, satips.net. Okay, bakit ganon? Meron po bang company na legit na satips ang pangalan? Wala. Okay? Ito, example po ito ha. Alam niyo yung Maxman, meron pong namemeki ng Maxman namin. Pero itong Maxman na to, na original na to, galing po yan Hong Kong. Para sa kaalaman ng lahat, galing po ito ng Hong Kong. Ayan, mababasa ninyo guys oh. Biotech po, as in legit po ang nagmamanufacture ng Hong Kong, ng Maxman na ito sa Hong Kong. Okay? Legit po to. At ganun din po ang aming Licio coffee. Ang Licio coffee, ang dapat po na nagmamanufacture na ito ay walang iba kundi si Baiyan. Kasi yun naman po yung nasa lata eh, yung logo ng Baiyan. Okay, ayan po oh, Baiyan. Ulitin ko ah, hindi po siya galing Thailand. Siya po ay galing from Hong Kong. Kasi dito pa lang guys, makikita nyo na. Dito pa lang makikita nyo na, ayan po oh, nasa packaging. Paano po yan ang galing ng Hong Kong, ng Thailand? Kung andiyan naman po sa packaging guys, makikita ninyo. Baiyan Hong Kong International. Ang linaw-linaw. Tama po ba? Hong Kong. Okay? So, ganito guys. I-divulge ko na po ang katotohanan. So, meron po kaming memo coming from Baiyan. Ayan po. Baiyan Hong Kong International Group Company Limited. Na sinasabi niya dito na ito yung old pack, old version nila at ito na po yung new version. Ito na nga po yung new version. Yung darker can na may Chinese character na nasa amin ngayon. Okay? Yan po, ito po yon. Ayan, may Chinese character. Ito na po yung new version. Galing from mismong manufacturer, Baiyan. Then, ito, nauna lang pong mag-release ito. At before, yan na rin po ang binibenta niya, may Chinese character. At sinasabi niya na siya ang orig. Guys, okay. Yan po ang pinakikita niya ngayon sa atin, na siya ay orig. Pero ang tanong guys, legal po ba yung nilalaman o yung content ng Licio coffee niya? Kung gusto nyo, ipa-laboratory testing po natin mismo sa FDA dito sa Pilipinas na magkaalaman po tayo. Kasi sobrang delikado po guys. Okay, pamipapanoorin po tayo guys ha. This comes from Malaysia. Sa Malaysia, open na open po kasi ang sibutramine. Ano po ba ang sibutramine? Ginagamit raw po siya for losing weight and or risking life daw ha. Kasi panoorin po natin kung bakit po risking life. At in Malaysia, tandaan nyo ha, sa Malaysia, legit pang magbenta nung weight loss at ginagamit pa nila ang component na sibutrin. Bakit? Okay? Pakinggan po natin. Tight suppression. But
A study called SCALP was later conducted in 2010, where it showed that there was a 16% increase in risk of cardiovascular events in patients taking it as compared to those who did not. Hence, it was withdrawn from the market in several countries such as the US, UK, and China. However, in Malaysia, the drug was still used for treatment of obesity, but the Drug Control Authority, DCA, had directed the sibutramine product registration holders to pass a Dear Healthcare Professional letter to all prescribers in Malaysia and also to add in safety information inside the product inserts. Okay. Sibutramine is categorized as a Group B poison, which means that it can only be given with a prescription. See, guys, naintindihin nyo po, ah. Okay, cut ko na yan. Guys, isearch nyo na lang po ang sibutramine, okay? Isearch nyo na lang po yan, nagugoogle naman yan, nakikita naman yan sa YouTube. Okay, ikat ko na yon, guys, ha? Enough na yung narinig natin na yon. Isearch nyo kung ano ang harmful content ng sibutramine. Okay, ito pong light color na pinagmamalaki nila, at mananagot po ang lahat na nagbebenta nito, sisiguraduhin ko sa inyo dahil kikilos na po kami, dahil hindi na po tama yung ginagawa niyong paninira dito mismo sa nalalaman naman natin na mas safe at mas herbal at mas organic. Sinasabi ninyo na compared dito sa nagamit niyong ito, within 6 days, malaki kagad ang ipinayat niyo. Opo, kasi gamot nga po siya for obesity. Again, sinabi din doon na pinagbawal to sa other country dahil walang prescription. Hindi po lahat ng tao, guys, tandaan nyo, ay dapat nag-undergo ng sibutramine medication. Okay? Nagiget nyo yun. Hindi, dapat po yun pineprescribe ng mismong doktor. Okay? So, unlike yung mga herbal at organic lang na mabagal man ang proseso, guys, pero merong efekto. At safe naman po kayo. Unlike dito na pinagmamalaki ninyo na, again, original daw po yun, at within 6 days may nakukuha kayo ng magandang resulta kuno, pero sinasabi nyo na nauuhaw kayo, di ba? No, lagi kayong nauuhaw tapos hindi kayo nagugutom, again, mag-isip kayo. Kumonsulta muna kayo sa doktor, guys. Ipa-check nyo. Baka magulat na lang kayo one day atakihin kayo sa puso. Cardiovascular ang tinitira niyan. Ako mismo, aaminin ko sa inyo, guys. Sinubukan ko to. Ayan, oh, makikita nyo sa mga video ko. Nagpalpitate ako dito. Ngayon, buksan natin, guys, ha. Buksan natin. Ay, pengin na lang ako nalalagyan na bilog. Yung puti. Yan ha, guys, ha. Pakikita ko sa inyo ang laman ng bawat isa sa kanila. Okay? Ayan ha. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung safe ha, yung nasa right. At ito yung may harmful content na light can. Again, light can daw, original daw, sabi nila. Diba? Ayan, pakita natin. Side by side natin. Dark po yung amin ha, dark. Hindi namin kinahihiyan dark yan. Mahiya kayo kasi yung binibenta ninyo, guys, na light can, ay talaga namang marami ang nakapag-try at nagpalpitate. Sa totoo lang, aminin ninyo. Delikado yan. Dapat yan iban dito sa Pilipinas at a-actionan po namin yan. Hindi ako natatakot sa inyo. Ako mismo, ipapaban ko yan, guys, yung hawak ninyo. At hindi pahihirapan ko kayo makabenta. Ayan, ganyan po ang itsura nung sa amin. Pa-onward at yung kanila pa-sidewards. Okay, kuha tayo ha. Magbukas tayo. Ayan. Pagkumparahan natin, ang gagaling kasi nung iba dyan, manira na manira at magsabi na, tingnan nyo yung peke-peke. Okay, sige, tingnan natin. Siguraduhin nyo, huwag yung buburahin yung mga pinosting nyo, ha? Dahil lahat kayo in-screenshot ko. Magkakaano tayo, ayan. Light and dark yung ano namin, sa shade namin. Sige, buksan natin to. Isusum natin to, guys. Isusum natin. Ang gupitin na natin. Sa totoo lang, guys, hindi na maganda yung ginagawa nyong pagbebenta. Alam nyo, harmful. Kayo na nga mismo nagsasabi na may FDA approved ba yan? Bakit hindi nyo i-apply yun dito? Ha? Porkit may nakukuha kayong content? Alam nyo, Malaysia galing yan. Hindi yan galing Hong Kong. Malaysia yan, guys. Pakikita ko sa inyo. Pumunta kayo sa Shopee ng Malaysia mismo. Shopee.my Malaysia. Pakikita ko sa inyo mamaya kasi na-access ko yun. Ayan. Ayan, oh. Nakita nyo yung kape namin, guys. Maamoy nyo na herbal po ang amoy niyan. Okay. I-zoom ko lang, ha. Ito walang harmful content to, guys, ha. No harmful content, herbal and organic, at no sibutramine. Ayan po. Ayan, oh. Kahit i-zoom natin yan, guys.
makikita ninyo, sige, i-zoom natin. Yan. Ayan, oh, nakita nyo guys, ha? Naka-zoom na yan. Wala kayong makikitang anumang crystal dyan. Wala. May nakikita ba kayo? Di ba, wala? O, oh, asukal. Ayun, asukal. Okay. So, okay, zoom out natin ng konti, ha? Tignan naman natin ito. Yung pinagmamalaki nyo na original kanyo. Original daw at may epekto. Okay, isusum natin guys, ha? Ayan, ayan, ha? Susum natin. Titigan nyo mabuti. Ayan guys, oh, nakikita nyo? Ayan, oh, ano yan? Ano yung mga white na yan? Ayan, oh, nakikita nyo guys. Ayan, oh, may mga white. Alam nyo bang yan yung sibutramine? Delikado. Ipa-laboratory testing natin to. Maniwala kayo sa akin. Lahat kayong nagbebenta nito, pananagutan nyo to. Kasi pinapasok nyo to dito, smuggled yan. Yan ang smuggled. Diba? Kami, company kami. May DTI kami. O, ayan, ngayon, o. Diba hindi mo nga maiharap ang mukha mo, nagbebenta ka niyan? Delikado yan, o. O, bakit may buo? Ayan, o, may buo-buo, o. Ano yung parang, ayan, o, nakikita mo, han? Yung white-white na yan. Oo, o. Sige, ano, sibutramine yan, guys. Hinaluan niya yung powder ng 3-in-1 na kape. Galing Malaysia to. Ayan, o. O, grabe, o, guys, o. Tingnan nyo. Titigan nyo kasi yung mga iniinom ninyo. Kung hindi safe. Ayan guys, oh, hindi yan safe. Okay? Itong sa ano namin, sa amin. Sige, yung oh, nakita nyo guys. Wala kayong makikitang buo-buo dyan. Tsaka pag tinikman nyo yan, ano lang ang mararamdaman ninyo. Oh, nakita nyo guys. Ayan, oh, namasatuloy. Oh, nakita nyo yon, nakikita mo ba? Mm-hmm. Sa ating kaping-kapi lang. Maraming white yung kabila. Sa kanila yung talagang, talagang harmful yung kanya. Tsaka pa laboratory testing natin yan guys, maniwala kayo. Pag lumabas ang laboratory testing yan, humanda kayo pare-pareho. Kasi ako mismo makakaaway nyo na ako. Kasi hindi ko rin ito-tolerate yan guys. Pinaiinom nyo sa kapwa nyo. Asa ng kaluluwa ninyo, di ba? Nagagawa nyo atimin yun. Nagkakaroon ng malfunction yung heartbeat. Nagma-malfunction ang pintig ng puso. Ako mismo naramdaman ko yan at tinigil ko yan. Hindi ko iniinom yan. Etong iniinom ko at ito yung mga makikita ninyo mismo sa mga previous videos ko. Kahit i-google nyo pa, i-search nyo pa dito sa YouTube channel ko na to, na Titan Max Consumer Goods Wholesaling, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, makikita nyo eto pa rin ang nilalaman at hindi ganito. Ayan guys, oh, meron nga yung iba pang mga component eh. Ayan, oh, ayan, oh, nakikita naman. Huwag kayong magbulag-bulagan guys, iniinom nyo yan. Isang component ng droga yan, guys. Maniwala kayo. Nauuhaw kayo. Mm-hmm. Nagpapalpitate kayo. Sign up pa nyo. Itigil nyo yun kasi hindi safe yung drugs na yun. Okay, ito na tayo. Pakikita ko sa inyo yung ano. Iska natin later. Pakikita ko sa inyo, guys. Yung mismong Shopee. Na pinuntahan kong Shopee ng ano. Ng na from other country. Teka lang ah, napin ko. Grabe, sige, i-scan mo muna, paki-present muna sa kanila. I-scan okay. Natin itong ating... Habang hinahanap ko. Yung ating light na... Ito yung okay, medyo content yan, to yan. Guys, ito ha. Ayan. Ito, tingnan kung lalabas. Ito. Ha? Paki-scan. Ito sige, yung pati light. Yung kabilang sticker. Scan natin yan. Okay. Yun, open. Mm-hmm. Okay. Oh, 'di ba? Oh. SA Tips. Nakita niyo 'to, guys. Ito. Dito tingnan niyo, guys, 'yan. SATips.net. Oo. Hindi siya .net. Hindi siya baiyan, guys. Hindi siya baiyan. Bakit which is ganun? Napaka nakatago, delikado, no? Delikado yung item oo. Ito, guys. Kahit sa ang angle niyo tingnan, guys, dapat may company name 'yan. Okay. Kung legit 'yan. Dapat lalabas dito is baiyan. 'Yun ang na distributor talaga ng Alishu Coffee original. Tapos yung ito ha, ito yung light na yung kabila delikado. Pa niya. Yung, wait lang, meron pa ito pa. Ganun pa. O, pakiscan din yung other side yeah. Nito nung light ka nala na. Pinagmamalaki nila orig daw ko, no? Ito. To, yan. Ayan, i-scan po niya. Habang hinahanap ito. Yan, open. Ayun, o. Lumabas naman. O, iba na naman. Iba na naman. Ito guys, sa taas naman, o. Magkaiba eh. M315net.com. Ayan guys. Oh, hindi na naman ba iyan. Oh, diba? Mm-mm. Which is napakadelikado ng ano to, ng item na to. Yung light. Sobrang delikado. Pag may nangyari sa akin, kunyari namatay ako, nagpalpitin ako, nahartat ako, sino sisisihin ko dyan? Okay, dito sisisihin nyo yung ba iyan? Hindi. Ito yung ba iyan natin guys. Ito eh, yun. Hindi naman ito.
alam nyo, hindi ito yung produktong yun. Check nyo na guys, yung light ah. Delikado yung light. High blood sila. Dito naman tayo sa dark and dark. Okay. I-scan natin. Wait lang guys ah. Dapat talaga, ituro natin lahat ang nagbebenta. Hindi ako natatakot sa inyo. No? Pero matakot kayo kapag FDA na nagkaso sa inyo. Ang lalabas, ito yung dark ha. Ayan yung dark. Open. Ayun, guys, oh. Yes, Baian Lishu. Baian Lishu Coffee. Ang original na nagbebenta ng Lishu Coffee. Ito, yung dark coffee natin, guys. Yung other side naman din. Ayan, ito, i-scan din niya. Isip-isip din, ito, dapat may knowledge kayo. Din to. Ay, tapos yung isa naman ito, yung may strip na tinatawag nila, ha? Tingnan natin. Scan ulit natin yan. Ilang, wait lang, guys. Sige, iskan mo. Iskan natin yan. Ayaw maano. Hindi matamatapat eh. Okay. Hinahanap ko lang guys yung sa ano. Kasi kung mapupunta kayo doon sa Shopee.my, which is yung Shopee.malaysia yon. Dayo.ph eh. Kung makikita nyo, binibenta na yung powder ng Lishu Coffee na yan na... Ayan. Yan. Ito guys. Oh. Yung light ka na yan. Binibenta nila yan doon. Ayun guys. Oh. Baian ulit guys. To. Ayan okay. Guys. Thailand Lishu. Thailand Lishu. Thailand Lishu. Ito yung original guys. Yung dark. Wala siyang harmful content guys. Ha? Yes. Mag-ingat sa pagbili guys ng mga light coffee na yan guys. Ha? Tama. Alamin nyo muna mabuti. Scan nyo. Ha guys. Scan nyo mabuti guys. Huwag basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Ibang may alam guys ha. Yan lang. Okay. Hanapin ko yung ano, saglit. Hindi ko ma-view sa ngayon pero ito to, titignan ko kung makikita ko rito. Ito yung ano, yung light color, ito yung dark, wala. Uh-oh. Very safe to guys, ito ha. Iikot mo ulit pakita mo sa kanila. Nakita niyo naman. Ayun. I-scan natin. Scan niyo lang to guys. To. Yan. Para may knowledge kayo. Shopee.my. Sa Viber, madaling makakuha ng ano, scanner doon. Scan nyo lang to. Ayan. Dapat lumabas dito is Baian. Hindi ko ma-search yung Shopee.my. Kasi ito, Malaysia. Yun yung nireport nung ano eh, nung mga sa FDA. Oo. Yun yung delikado raw na yung meron Lida sticker. Pinalitan lang nila. Ginaya nila kung ano yung nasa original. Ito yung may build to dati. Lida sticker to. Pinalitan lang nila. Hi guys, kung hindi kayo matatakot sa sinasabi ko, pasensyahan tayo, i-screenshot ko lahat na nagbebenta niyan ha. Pasensyahan tayo kasi talagang magdalawang isip na kayo sa binebenta ninyo guys, ako sa inyo. Kasi talaga ipapalaboratory testing ko at ipaparade ko talaga kayo, maniwala kayo sa akin. Okay? Ako, huwag niyo ako tatakutin kasi wala namang harmful content yung binibenta ko. Kaya ko ilabas sa FDA. Kayo matakot kasi baka mapatunayan natin na may sibutramin yung hinahawakan ninyo. Kayo matakot kasi baka hindi nyo kayang lusutan yan ng sarili ninyo. Diba? So yun lang, munting paalala lang. Hanapin nyo na lang sa cellphone nyo. Hindi ko ma-search dito eh. Yung ano, yung Shopee.Malaysia. Hindi kayo makakabili doon pero masa-search nyo lang siya na ano, na meron siya ng mga powder nito. So, kayo na magpapagawa ng packaging, mga powder niya, tapos may sibutramin siyang content. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ako naniniwala ko Malaysia to, guys. Malaysia yan kinukuha, Malaysia yan ini-import. Yung sa amin, Hong Kong po talaga nang gagaling. At nakita niyo naman, ito, oh, meron kaming... Ayan, oh, meron kaming letter, guys, oh, from Baian. Ayan, titigan ninyo. Pinirid out ko na. Hindi, wala po sibutramin yan. Ever since... Naging darker lang po yung kape at mas naging strong. Pero ito, pareho po to from Baian, Hong Kong. Yung mismong manufacturer, tandaan nyo ha. Yung mismong Baian. Manufacturer. At dinidisclaimer na niya dito guys. Yung kumakalat dito sa Pilipinas, dito sa atin, in-email niya sa amin tong memo na to. Dinidisclaimer na niya guys. Yung content na walang harmful yung kanya. Oh, nilalaban niya yon. Kaya humanda na po kayong mga nagbebenta kasi talagang pag si Baian nagsulat at kinuha na authorization ng FDA, humanda na po kayo kasi kailangan kayo mismo may maipakita kayo ha.
kami, meron kami maipapakita. Ewan ko lamang po kayong mga nagbebenta ng light can na ito na pinagmamalaki ninyo na original, okay? So, yun lamang po. Putulin ko na po i-video nito. At maraming salamat po sa lahat na inyong mga panonood. Sana meron kayong napulot na aral dito. At doon tayo sa tama, okay? Huwag lang puro benta-benta, okay? God bless and good night.